So sa muling ang pag-aharap nitong Los Angeles Lakers at pati na rin Oklahoma City Thunder sa kanilang back-to-back games, naging down to the wire na naman ang laban. Kinailangan na naman ng dalawang team na ito ng isa pang overtime or another 5 minutes para madetermina kung sino ba ang mananalo sa laban na ito. So pag-usapan nga natin ano ba nangyari sa game. Sa first quarter pa nga lang, katulad ng ginawa ng Oklahoma City Thunder sa nakaraang pakikipaglaban nila sa Lakers, atake na naman sila ng atake sa paint dahil nga wala naman si Anthony Davis dahil sa kanyang Achilles injury. Maraming successful na layup nga nagawa itong Oklahoma City Thunder. At for the second straight game nga, mainit nga sila sa kanilang first quarter. Umabot pa nga sa 15-point lead ang kalamangan nila laban sa Lakers sa first quarter pa nga lamang ang Los Angeles Lakers. Patuloy nga sa pag-i-struggle sa kanilang 3-point shooting, kagaya nung pag-struggle nila last game din against OKC. Pagpasok naman ng second quarter, ganun pa rin naman ang istorya ng laban. Panay easy paint points nga ang nagagawa neto ng Oklahoma City Thunder. At tumulong na din ang pag-init ng kanilang player na si Kenrich Williams. 7 out of 8 nga ang kanyang field goal attempt at ang kanyang made sa kanyang paglalaro laban sa Lakers dito sa first half. Sa second quarter nga rin nangyari na tinambakan ng Oklahoma City Thunder itong Los Angeles Lakers ng 20. 20-point lead na naging kalamangan nila against dito sa Lakers dahil nga bigla silang uminit sa 3. Matapos na marami silang layup na na-shoot at panay-atake sila, may success sila sa kanilang pag-drive sa paint. Sa 3 naman sila biglang uminit. Nakashoot nga si Darius Miller ng 2 threes at si Al Horford ng 1 three. At yun na nga, lumobo nga sa 20 ang kalamangan ng Thunder. Pero ang Los Angeles Lakers ay hindi sumuko at patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa kanila. At naibaba nga nila ito sa 6 bago matapos ang second quarter with seconds left na lang ata yun. Kaso nga lang itong si Hamadou Diallo ay nakagawa nga ng 4-0 run, siya lang mag-isa. 2 free throw at 1 tough layup nga bago matapos ang first half. So yun nga, bumalik ang kalamangan sa 10 na itong Oklahoma City Thunder laban sa Lakers. At pagpasok nga sa third quarter, itong Los Angeles Lakers ay mainit nga ang kanilang pag-start. Naibaba nga nila sa 4 na lang ang kalamangan ng OKC Thunder sa early part ng third quarter, 67-63. Pero ang OKC Thunder nga ay hindi nagpasintak dito sa run ng Los Angeles Lakers. Parang na-control nga nila ang surge na itong Lakers sa tulong na rin ni Al Horford. Dahil mainit nga rin ito sa paglalaro itong si Al Horford sa buong game. At tumulong na nga rin ang ibang mga Thunder players para makontrol nga ang Lakers. Dahil si Montrezl Harrell din, marami rin na-score sa third quarter na ito. Tumulong din dyan sila Mark Gasol, sila LeBron James. At pagtapos nga netong third quarter na ito, may 4 na lang din na kalamangan ulit itong OKC Thunder. At sa fourth quarter nga, itong Los Angeles Lakers at OKC Thunder ay palitan na lang ng basket sa halos buong kalahati ng fourth quarter. At pagdating nga ng 6 minutes na lang ang natitira sa fourth quarter, ang Los Angeles Lakers nga ay down 4 ulit, 94-90. At dito nga nila inumpisa ng 8-0 run nila. Si Markieff Morris ang nag-umpisa niya ng 1 three, 1 fast break layup ni Kuzma na galing kay LeBron, at 1 three-pointer nga din kay LeBron, 8-0 run, 98-94. Nabaliktad na nga, 4 na ang kalamangan, kaso sa Lakers na nga ito. At hanggang sa last seconds nga ng mga laban na ito, dikit pa rin ang laban, 105-102. Ang Thunder na nga ang may hawak ng kalamangan, at sa Lakers nga ang bola. Out of the timeout, dinraw up ni Frank Vogel ang 3-pointer ni LeBron James. At naging successful nga yung play na yun dahil na-shoot nga ni LeBron James ang clutch 3-pointer para mapunta nga sa overtime ang laban na ito. And as usual, dikit nga ang laban sa overtime, palitan ng basket. And with under 44 seconds na nga lang, si LeBron dumrive, pinasa niya nga at nahalap na si Wesley Matthews, na-shoot nga ni Matthews ang 3-pointer na nagbigay ng 3-point lead sa Los Angeles Lakers against the Thunder, 114-113. At susunod na play, nakashoot nga itong si Ludort ng layup, 113-114. At sa next play nga, namintis nga ni LeBron James ang possible tagger sana against sa OKC Thunder. At nakuha pa nga ng Thunder ang bola at nagkaroon pa sila ng isang pagkakataon na manalo. 4 seconds nga ang natira bago mag-timeout ang Thunder. Kaso nga lang, pag out of timeout nila, pagpasa nga ng inbounder, na-steal nga ni LeBron James ito. At doon nga, natapos ang laban. Game-saving steal nga ang nagawa ni LeBron para nga makasurvive against dito sa Thunder. So si LeBron nga ay nagtapos ng may 25 points, 6 rebounds at 7 assists. At para naman sa leading scorer ng Thunder, si Al Horford nga, meron nga siyang 25 points, 8 rebounds at 8 assists. So yun nga para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!